nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudunong-dunungan? Hindi tayo ganong uri ng babae. Kailan kaya bububugin si ano, Salvi? Gusto ko makita. Ang Diyos na nagpapalamon sa inyo. O bakit Diyos kaya ka ba? Kaya kayo isang tamba kayong mga mamang! Hoy! Buenos dias. Anong ginagawa ng sunny side up na yan dyan? Kahapon, isa sa mga pinakapaborito kong episodes ng Maria Clara at Ibarra. Dahil alam niyo naman siguro, grabe yung mga aktingan ni Barbie at ni Julian. And yung mga ganap kahapon. So recap po na tayo, recap. Kahapon, si Ilyas nagpakita na at binugbog yung damaso. Tuwang-tuwa ang marami. Kasama na ako doon sa manugali ko. And of course, may matinding linyahan si Clay at si Maria Clara. Grabe, marami yung mga na-touch doon. May realization doon si Maria Clara pala. Hindi siya ganun dati. Pero dahil kay Clay, dahil sa karakter ni Clay, mas namulat yung mata ni Maria Clara na siya nga ay nakakulong. Parang nakakulong. And lastly, yung naalala ko doon is kung paano kabait si ano si Ibarra. Sinabi niya kay Maria Clara na pag kinasal na sila, ang turing niya kay Maria Clara ay hindi sa baba niya, kundi kapantay niya. Di ba ang ganda nun? So ayun guys, yun yung recap natin. And excited na ako panoorin tong episode na to na bago. So let's go. Maraming taon, pinatahimik nyo kami mga babae na parang wala kaming mga boses, wala kaming mga puso, wala kaming mga kaluluwa. That has to stop now! Pilaukan siya! Tulong! Sandali! Relax, calm down, okay? Ano ginawa mo sa aking asawa? Iniligtas niya ang buhay ng iyong asawa. Ang babaeng ito ay makukulang! Dapat sa babaeng ito, palayasin! Kamusta, Padre? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Kaya itawag niya ang kapwa mo, demonyo. Ika'y papunta na sa impyerno! Konyo, Eric! Kami ay hamak na mga idyo at hampas lupa lamang na tinanggalan nyo ng karapatan, ng dignidad, ng dangal! Sino ka ba? Anong ka ba? Basta korir, tinumbas sa pagal, tinuhura! Hindi na bago sa akin na minamaliit ako ng mga tao. Hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong mas panay. Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang kita ko mga rehas na nakapalibot sa akin, sa'yo. Wala kang mararating, Maria Clara. Kung mananatili ka, sa kanya lalagyan mo ngayon. Asahan mo na akin na suporta sa iyo na eskwela. Ito tambien. Angat ko rin ay wala ng indio mapag-iiwanan. Lucky man o babae. Sa akin palagay ay kailangan nating pagnilayan ang kanyang mga sinanglit. Kailan na laso na niya ang iyong isip? Pinapangako ko sa iyo na kapag tayong dalawa ay kinasal na, magkatuwang nating palalagoy ng tahanan at ang eskwela para sa mga bata. Ituturing kitang kapantay habang buhay. Ganda nun. Maria Clara. Eh, magbabasa siya. O, grabe yung impluensya ni ano? Nag-lay sa kanya? Nakita niya kasi siguro na isa sa mga katangian na nagustuhan ni Ibarra, kay Clay naman, is yung pagiging ano nito. Palabasa. So, maraming alam. So, naisip siguro ni Maria Clara na kaya na din gawin yun. Na magbasa ng mga ibang aklat or libro aside from mga religious na mga babasahin, di ba? Saka matalino naman talaga siya eh. Wala lang talaga siyang, nakahawla lang talaga siya dati. So, ayun, di nag-expand yung horizon niya, yung knowledge niya. Si Clay? Ay, si Tia. Ang ganda ng lampara, sorry, side comment lang. Lampara yung tawag dyan. Or lantern. Oh. May Clarita, bakit wala ka sa silid mo? Hindi ho ako makatulog, Tia. Samantala yun ang gulo kanina, ay kanina pa mahimbing. Marahil ay nagpapahinga na ho si Clay.
Kaya hindi ko na ho siya inistorbo. Ano ba yung binabasa mo? El Conde de Monte Cristo ni Alexandre Duma. Bakit mo binabasa yan? Nabanggit ko kasi sa akin ni Crisostomo na isa raw ito sa mga paborito niyang libro. Kaya naisip ko ho na basahin at may kopya nito si Papa. Napaisip ho kasi ako sa sinabi ni Clay na maganda raw ho na nakakapagbasa ng mga iba pa bukod sa mga relihiyosong libro. Talaga bang pinapasakit mo ang ulo ko? Ha? Dapat siguro palayasan na natin yung babaeng yan. Hindi, wag ho. Dahil hindi siya magandang halimbawa para sa'yo. At kanina, muntik niya nang sirain ang karangalan ng ating family sa kanyang ginawa. Ngunit nais ko siya maging kaibigan. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo, natatakot ako. Baka may lumihis ka sa maling daan. Hindi ko, tiyo. Pangako. Ano na lang sasabihin sa'yo ng papa mo, ng ninong mo? Tiyo, pakiusap ho. Huwag mo na lamang ho kayo sumbog sa kanila. Tigilan mo na yan, ha? Lalasunin niya lang ang isip mo. Huwag ka nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudunong-dunungan. Hindi tayo ganong uri ng babae. Matulog ka na. Nagdudunong-dunungan. Imbiyar na si Tia Isabel kayo na talaga. Nakasimbahan kasi to si Tia Isabel talaga eh. Yung faithful talaga ako nung tinuturo ng simbahan. Yung rehas. Oh! May ano na! May rehas na talaga! Napaka-symbolic nun, grabe. Ang galing ng mga nakaisip nun. Ang alam ko, isa sa mga nakaisip nun si Barbie eh. Nakita ko sa Twitter. Galing ni Julie. Oy, Tuesday pa lang, baka mapayak na naman kami. Ang gagaling nila, grabe. Sinasabi ko nang walang magandang may idudulot ang eskwela ni Ibarra. Sunny side up. O, ayan, inuubo ka na. At sa inyo pa rin nanunuluyan ang kamponyang si Clay matapos ang nangyari kagabi sa hapunan. Bueno. Nais kong makilala ang sinasabi mong si Clay nang maturuan ko ng leksyon. May kailangan pa ho ba kayo, padre? Tumakas lang ho kasi ako. Hinahanap na po ko sa amin. Sige na. Umalis ka na. Marites na sunny side up na to. Pabuisit. Magsasama Madre. Pa sila niya. Wala pa rin po akong balita tungkol kay Padre Damaso. Ayan. Dapat nandito na siya. Bugbog sarado yun, sir. Tataka. Kailan kaya bubugin si Salvi? Gusto ko makita. Tila siya ang kriyada nila Senyora Isabel. Namang kukulam raw? Halina kayo at baka tayong makulam din. Mas mukha kayong mangkukulam. Huwag kayong mag-alala. Chismosang mga yan. Grabe naman, Lord.
Daig pa ang social media sa pagkalat ng fake news dito, no? Lord, alam ko naman po na hindi ako nandito para baguhin ang events ng nobelang to. Alam kong nandito ako para manood lang at matuto. Sabi nga ni Mr. Torres, di ba? Kailangan ko lang tapusin ang kwentong to nang makauwi na ako sa amin. So please, please Lord, grant me patience. Tulungan niyo po ako na huwag magbida-bida. Dahil nadadamay na po mga bida sa kwentong to. Ay, Diyos ko. Si Maria Clara. Kaya Lord ha, tulungan mo ko. I-lead mo ko sa tamang daan. Laylo mo na. Baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bidabidang bibig ko. Alam naman pala niya. Oh, ayan guys, alam niya. Kaya alam din mapipigilan. Ay! Sorry! Yun na. Lolo. Pasensya na po. Espera. Nagkakilala na ba tayo noon? Loka. Pamilyar ang iyong tinig. Pinatay ba siya? Alam kong patay na siya. At sigurado akong may kinalaman ka, padre. My gosh. Hindi pa ho. Binago niya po. Basta sigura? Nakakatiyak ka? Opo, padre. Hindi po ako taga dito. Eh, bueno. Anong ginagawa mo dito sa San Diego? Sino ang kakilala mo? Hala. Buenos dias, padre. Mauna na po ako. Madali! Perfect timing ka. Inayopak ka. Isa ka pang indio na nalipin ng mga kura. Kilala mo ba ang babaeng yun? Buti na lang. Sino po, padre? Ang aking kausap. Nakapagtataka ang kanyang mga kilos. Itong Indio na hindi loyal sa mga kapwa niya, Indio eh. Pasensya na, padre. Hindi ko nasilayan ang kanyang mukha. Padre, mukhang nariyan na po sila. Yung ano bagahe? Si padre. Damaso? Ayun na. Kung ano. Kinukuryo! Estas grando! Aquel canalla me asaltó, me insultó. ¿Pero quién ha sido, padre? Nos interceptaron en el camino. Ay. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Padre, ¿qué le pasó? Hablamos dentro. Es posible que pierda el control aquí. Ah, bueno, vamos, ayúdale. Galing na yan, naka-Spanish talaga sila. Lahat ng sentences doon. Hello po, Damaso, deserve po. Ako ba namang Clay? Sabi mo, Laylo muna, di ba? Kung sino namang nakakabangka mo eh. Ay, sorry. Paumahin. Pinamangga na naman siya. Whoa, si Ilyas. Baka pogi yarn. Pamanhin mo. Ganda ng buhok ni ano, Ilyas. Opa. Raiden ng Mortal Kombat. Ang ganda ng hagdanan na to, makapunta nga dyan. Makapagpa-picture. Ano ba? Oh, eh. Andan! Makakasakit ka na! Ano ba nangyari sa inyo? Pasanang... Kilipaso. No te lo vas a creer. Sinalubong ako ng mga tulisanes! Tulisanes? Si! Aquel demonyo me atako de repente! Que barbaridad! Pero por qué? Sa anong kadahilanan? Ah!
sinvergüenza! Talaga bang nananadya kayo, mga Indio? Gusto niyo kong saktan? Hoy, Ato! Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, ha? Hoy, Indio! Mirame! Gusto mong nakikita mo sa mukha ko, ha? Siguro, alam mo kung sino ang gumawa sa akin ito, no? Ha? Padre, padre, sila'y hamak na utusan lamang ng simbahan. Nasasaktan na ho sila. Ha? Kailan pa kayo natutong umangal sa akin? Kayong mga Indio, pare-pareho kayo. Masaling lang kayo ng konti kung makaasta kayo para bang sasakmalin nyo na ang kamay ng Diyos na nagpapalamon sa inyo. O bakit Diyos kanya ka ba? Kanya kayo isang tambak kayong mga mangmang! Estupidos! At dapat kayong manabiling mangmang para magtinu kayo. Tontos! Padre, ang bobo ng ideolohiya niya. Por favor, naisumbong niyo po ba sa mga otoridades ang isinapit niyo? En serio? Padre Salvi, talaga bang ikaw ay sugo ng Diyos? Kayas de verdad. Sa ayos kong ito, sa tingin mo, makakapunta pa ako at makakapagsumbong? Perdóname, Padre. Ipag-uutos ko insigida na may pumunta sa kwartel upang tugisin ang barbarong lumapastangan sa inyo. Por cierto, nais po bang ipaalam ko kay Maria Clara tungkol sa pagdating ninyo? No. De momento, no. Ayokong mag-alala siya sa akin at makita niya ako sa ganitong ayos. Escuchadme! Todos vosotros, ito ang tandaan ninyo. Magbabayad ang hayop na tulisan na yan hanggang kamatayan, hasta la muerte! Ipagagarote ko siya at kung sino man nakakalaban sa sugo ng Diyos. Os lo juro! Isang mestiza di sangley na nakikipagtalastasan con el capitán. Eskwela para sa mga bata at pati na sa mga kababaihang duka. E además, cantan en español. Dios mío, ano na ba nangyayari sa mundong ito? Ay. Padre, mula po na nagpadala ng telegrama sa inyo ang kura, marami na hong naganap sa paghahangad ni Señor Ibarra na matayo ang eskwela. Sa tono ng pananalita mo, para bang nagtagumpay na ang mga diablo? Wala ba nang dumating dito yung kurang yan? Sa tingin ko'y parang lalong napabayaan ng bayan. Dime la verdad. Ano bang ginagawa niyang kurang yan para mapabuti ang kalagayan ng bayan? Kasalukuyan po siyang naglilibot ng bayan sa paghahanda ng fiesta natin, Padre. Kung hindi ka ba naman isang tontong idyo, hindi yan ang ibig ko sabihin. Sige na. Habang nagpapahinga ako, kaya-kayang sundin ng makitid mong utak ang ipag-uutos sa'yo ng dati mong kura. Para po sa inyong reverensya, kung ano man ang utos ng aking unang kura, eh kailangan masunod. Muy bien, muy bien. Bakit talaga itong layupak na ito nang hihingil ako? Dios te bendiga. Masama ang budi niya talaga eh. Ang baba ng tingin niya pati sa utosan niya. Mabuti naman at nadalaw ka, Crisostomo. Dito ka na lang kaya mananghalian. Maraming salamat po. Nais ko lang kamustahin ang inyong lagay, lalo na't ang aking kapantay sa buhay. Mabuti naman na aking pakiramdam. Gracias.
Ay, kinikilig ako yung hindi. Ano. Dahil nababagabag pa rin ako sa nangyari sa hapunan kagabi. Bida-bida. Pasensya ka na sa aming kriyada, ha? Napaka-iskandalosa. Nasira tuloy ang inyong pagpupurong kasama ng mga opisyalis. Wala pong dapat ipagpasensya, Tia Isabel. Ang katunayan ay hindi naman nakagulo ang nagawa ni Miss Clay. Sa halip ay nakatulong pa to para makakuha ako ng support ang aking kinakailangan para sa aking pinatatayong eskwela. O, hindi kaya dahil doon sa napukaw mo ang mga bisita dahil sa malaanghel na tinig ng mga batang dinala mo? Iyon din po. Pati na rin ang kahangahangang gilas at atas ni Miss Clyde. Narinig na naman ni Maria Clara. Buenos dias, binibining Clay. Si Tia Isabel. Good morning po, sir. Senyorita Maria Clara. Sana ay maayos ka. Wala, nagsaselos na. Hoy! Si Ibarra kasi, mag-ingat ka kasi Ibarra. Clay, mas mabuti siguro na dalhin mo na sa kusina ang iyong mga pinamili. Malapit na rin ang oras na pananghalian. Para siyang si Cinderella dun. Pinapunta sa kusina eh. Nagselos kasi si Ibarra. Ako rin nga pala yung nagpunta rito para anyayahan kayo sa aming lupain bukas sa gubat. Magkakaroon ng munting salo-salo. Kusa na ron ng mga magiging parokyano ng aming eskwela. Ito na yon yung nasa ilog yata. Gubat? Opo. Dahil bukas ay mangingisda tayo, kung kaya nagkarkila ako ng mga bangka. Nais ko rin ipaalam sa inyong lahat na ang magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Wow! Mabawi! Ako? Magiging kasama mo sa pamumuno bukas sa salo-salo? Bakit hindi iba riyan? Bakit ako? At bakit naman hindi? Kung malugod mong tatanggapin ay kailangan ko sana yung tulong. Nang sa gayo ay mas maging matibay ang suporta ng mga parokyano sa ating eskwela. Krisostomo, malugod kong tinatanggap. Clarita, kaya mo ba yung ganong responsibilidad? Ngunit tiya, gusto ko sanang subukan. Matagal ko na rin hindi nakikita ang lawat ng gubat. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko, medyo napagod ako doon sa ating pagtitipon. Ay, Tia Isabel, umayag daw kayo. Lalo na't paparating na rin ho si Papa at ang Ninong para sa pista. Naisanan namin ni Crisostomo na lubusin ang pagkakataon na ito nang tayo-tayo lamang magkakasama. Umayag ka na ang KJ mo, Tia. O siya. Pero kung una kondisyon, hindi na pwedeng gumawa ng kung anong kabalbalan itong si Clyde dahil ikaw na ngayon ang punong abala. Comprendes? Si Tia. Hi. Maaari ka ba kumuha pa ng ibang pagkain sa kusina? Pinarinig pa talaga kay Clyde, no? Kapagisit sa Tia. Kawawa si Clay. Hoy! Buenos dias. Anong ginagawa ng sunny side up na yan dyan? Padre. Okay na sana. O yung ano niya, oh, mukha niya. Oh. Nagulat silang lahat. Pilit yung smile ni Tia. Bad trip si Ibarra, eh.
mata ni Clay. Tapos na. Wow, bilis! Paguhin ang nakalipas. Maiiba kaya. Pugi ni Elias. Oh, girls, ayan na. Gusto ko pa rin na naman kayong mabangan. Dahil baka hindi lang ang puso niya linalakso ng lalaking yun kung di ang kanyang isipan. Si Isolokiri, Padre. Kakailanganin namin ni Crisostomo ng tulong dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Iniisip ko kasi yung mga bisita, imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Anong nakalap mo? Tinutugis na ba ang tulisan na yun? Gandang araw, Senyorita. Si Elias. Kaabang-abang. Unang-una sa lahat, paitim ng paitim yung mata ni, ano, ni Padre Salvi. Ano nangyayari? Grabe ng paggrabi yung, ano niya, yung eye bags niya. Hindi siguro natutulog, kakaisip ng mga kung ano-ano. Baka iniisip niya na naman si Mara Clara at pinagnanasaan. Charis. Ayan, and, oh my gosh, patindi ng patindi ang mga kaganapan kasi, combined powers yung mga demonyo, Padre Salvi ba naman at Padre Damaso sa isang lugar. Tapos sila yung dadagok sa buhay ng dalawang bida, pati na si Clay. Good luck talaga dito. Ay nako, inaabangan na natin yung mga mangyayari. At the same time, parang kinakabahan ako. Kasi iba din tong dalawang to eh, yung dalawang pare na to, mga ano to eh, mga alagad ng, hindi alagad ng Diyos to eh. sa mga ginagawa nila, parang alagad ng demonyo talaga eh. Walang karimors-remorse din yung ano, tingnan mo, yung Padre Damaso, di ba binugbog na kasi nga, nanlamang ng tao, ng gahasa, ng abuso ng iba. Pero hindi niya na-realize yun, feeling niya talaga, alagad siya ng Diyos at may karapatan siyang gawin yun, o diba? Demonyo talaga. Iba yung takbo ng isip. So, ayan guys, thank you so much for being here, for watching this with me. And shoutout pala sa mga kaibigan natin, ng mga OFWs and yung mga nagtatrabaho sa gabi. Kaya ang ginagawa nila, dito sila nanonood pag umaga, kasama tayo. Maraming salamat and of course, see you again bukas. Bye!